Blacklist International, that is Fanny and Joy. Sobrang saya ng band nila, Fanny at saka Joy. And actually, for ZipX dito, gusto ko lang siya bigyan ng highlight na siya yung pinaglalaro ngayon, despite Silent being there for the team. Mm-hmm. At isa rin sa mga nilabas niya against kay Hesa is yung kanyang Harith. So ngayon, Chantel, is there a possibility na magkaroon pa tayo ng gold mage setup para dito kay ZipX laban kay Oheb? Yes, indeed. Kasi if others are familiar, most of the time kasi kapag may mga marksman na malilikot at grabe pagdating sa late game, usually mga pinipick na pangontra is far sa yung mga malayo din yung range. So if ang gawin ng side ng Falcon Esports is itapat na natin yung mga heroes na yon doon sa gold lane, why not? Para early laning pa lang, since this is best of one, mapigilan na agad yung mga marksman ng isang burst mage hero. Are the Falcon Esports or the Myanmar people really the code breakers or talagang sila ang kryptonite ng mga Filipino teams? Dito natin malalaman yan. This is the testing stage. This is the first time na makikita sila dito sa ating M4 World Championship. At kung papansinin mo dito, Fanny, Joy, Eve ang tinanggal dito na side ng Blacklist. Doon naman sa kabila, it's a Glue, a 1-1, and a Valentina for the side of Falcon. At Kari ang unang kinuha ng Blacklist International. So, mas malaki ngayon yung chance, Chantel, na maglabas bigla ng Harith dito sila, ZipX. Oh, kasi ganun din yung ginawa nila dati. Mm. Which was effective against Hesa of Burnex Flash. Ngayon, for Falcon Esports, ang pinaka-inaabangan ko dito is kung paano ibabalik ni Naomi and Justine yung kanilang play. Parang mala Ogwen and Few kasi yung tandem nila before. Yung Johnson Kadita, biglang play. Although para sa Bren kasi noon, it's tank for Ogwen, tapos merong Gushon. Pero Faramis agad ang kukuhanin ng side ng Falcon Esports. This is a good pick actually for them. Same with Lapu-Lapu. So more on heavy team fight ang gustong i-achieve ng Falcon with these two picks. Pakiramdam ko, nire-ready na ng side ng Falcon Esports yung sustain game na meron para dito, na merong pwedeng ilabas ang side ng Blacklist International. Dahil kumuha na sila agad dito ng isang Lapu-Lapu at ng isang Faramis. Pero titignan lang natin kung paano nga ba magiging sagot dito ng side ng Blacklist International. Given that, meron din silang isang carry na pwede din alalayan ng mga heroes na usually ginagamit ni Venus. And at the same time, there could be a Mathilda instead for the side of Blacklist International. Pwede sila pumunta sa ganong route to go for the pick-offs na hindi i-anticipate ng isang Faramis. Oh, kaya, agad na binanggit mo yun, Butters, kasi kanina, di ba, Blacklist International, priority nila kanina was Kaja. Ngayon, carry. So, ibig sabihin, huwag muna nilang kuhanin kasi pwede pa tayo mag-shift depende doon sa dalawang hero ng side ng Falcon. At as to why Diggy and Xavier ang kanilang napili na hero ngayon. Mm-hmm. Ngayon, Chantel, this means na ipapanalo na nila agad dito si Oheb sa may lane. Kahit maglabas pa dito ng Harith si, mm-hmm. ZipX, sa totoo lang para sa akin, Chantel, at this point, hindi na rin siya makakapaglaro ng maayos eh. Kaya kailangan din nila mag-ingat dito kung sino yung possible na roam na sumama dito sa side ni ZipX. Oh! When that is going to be a Natalia. So, ibig sabihin, wala na kasing Rafaela na pwedeng kunin dito yung side ng Blacklist at masyado na sila magko-commit onto the Diggy pagka kumuha pa sila ng isang Rafaela. Masyado na sila nag-commit sa roam pagka kumuha pa sila ng Rafaela kasi dito. Kasi meron na silang Diggy. Meron na silang Diggy. So, ibig sabihin, kung hindi sila pipili ng isang hero talaga dito na kayang mag-detect ng isang Natalia, this could be bad for the side of the Philippines. Oh, pero for Blacklist International, maganda na meron silang Diggy against Natalia. Parang yung logic ng ano dito is kontrahan lang talaga sila. But for the side of Falcon, at least meron na sila agad masi-single out. So parang pinaforce na ngayon Blacklist International, specifically Oh My Venus, na mag-stay na agad doon sa lane, sa may gold lane, at hindi na makapag-rotate pa sa other lanes. And Oheb again and ZipX ang magkatapat. 100% win rate for both signature heroes. Pero for ZipX, nagkaroon na siya ng Harith and Kari matchup against Burnex Flash. So this might be the matchup na kailangan natin pinakaabangan dito. Kasi nakita na natin kung paano kontrahin ng side ng Falcon yon.
Tingnan natin ngayon kung paano nila gagalawan etong Diggy versus Natalya. I mean, pwede rin naman kasi pang-counter ang Diggy sa Natalya in the early stages of the game, katulad ng sinabi mo. Actually, ang gagawin mo lang naman, ilalagay mo lang naman sa mga brush yung mga bombay. Oo, oh, tapos kukuha nila lahat ng Natalya. Kukuha nila lahat ng Natalya, tapos hindi na siya makakapag-set up para doon sa mga galaw-gaw movements na kung saan-saan ang gagaling. And right now, inantay natin ang dalawang last ban for Falcon and even for Blacklist International. Ang ganda nung ban ng Falcon kasi specific eh. Ayaw nila ng Glue, ayaw nila ng 1-1 for Oheb, Valentina ni Wise, and yung kanilang next na ban, yun kasi yung pwedeng pang-dictate kung saang lane mapupunta. Actually, si Kari minsan ginagamit din kasi siyang retry. And we all know that Wise has been using marksman mga heroes din. Mga yeah. Ranger, I mean, Kari, pwede din yan. Di ba? May Kari retry na eh. Oo, so ibig sabihin na that is still a possibility. At tatandaan natin na hindi pa masyado nagpapakita ng pangil ang side ng Blacklist International. What it is na nakikita mo sa meta for Cripes and Time, yun lang yung nilalabas din nila. Oh, naglalabas lang sila if ever na kailangan na talaga. Napagulat and... Ooh, tinanggal. And enough. Tinanggal. Ang Harith. Kasi sabi na, teka lang, binabanggit ng buong broadcast na lahat ng broadcast na nagawa na before ni ZipX na kontrahin ng isang Kari with a Harith. So let's be safe. Para sa laban na to, this is just best of one. Tanggalin natin yung Harith. Now, Falcon. Kulang sila ngayon ng kanilang retribution holder, pero pwede pa nilang kapitan na huwag ilabas up until that last pick. Actually, Chantel, no, gusto ko lang sabihin na meron tayong importanteng ganap na mangyayari mamaya. Yep. And it includes one of the best Natalya players na meron ng Pilipinas. Ooh, yes! Which is Baloyski. So pwede natin mamaya matanong kung ano yung tingin niya doon sa third slot pick ng isang Natalya. For me, ah, para sa isang tao na gumagamit din ng Natalya, sa totoo lang, ang naisip ko, medyo odd slot siya ng paglagyan. Not kasi parang meron kasing leeway yung kalaban mo na adjustan yung Natalya bigla. Oo, usually kasi pag Natalya, last pick, fourth pick. Na parang, oo nga pala, meron pang Natalya. Kung ikaw yung Blacklist, tapos makita mo last pick yung Natalya, teka, parang hindi tayo prepared sa Natalya. Hindi ka makarattle. Oo, ganda, good point, Potters. At malalaman natin niya sa importanteng ganap later on. And for Blacklist International, they're taking their time para mag-pick ng kanilang last two heroes. Meron na silang possible gold lane, meron na din silang hero for the middle lane. And it's going to be Uranus and Baksha. Okay. Woo! Since yung ultimate Baksha, pwede niyang ilatag lang. That means, kailangan pumunta ni Naomi paikot. Hindi siya pwedeng basta-bastang lumakad doon sa may laban dahil matatapakan niya yung ultimate ng Baksha, which means mawawala siya sa pagiging invisible niya. Tapos if ever na siya rin magpo-front, napakahirap na ganun, Butters, kasi ang sasalubong naman sa kanya is yung mga time bumps. Mm-hmm. So, grabe ang shred against Natalya. And ang ganda ng draft ngayon ng Blacklist International. Pero maganda din ang last pick ng side ng Falcon Esports on that Lunox, the ultimate tank shredder with a burst mage. Pero baka, Chantel, napasa na rin ni Ruby Didi yung The Ways of the Lunox. Handaan natin, nagsimula ang tawag doon sa play na ginagawa ng M2 World Championship, yung bigla ang burst ng isang Lunox is a Ruby Didi play. Tandaan natin na nasa Falcon ngayon si Ruby Didi, which means, kung sino man yung gagamit nito, baka napasa niya na yung technique. Oh, yung pinagbabawal na technique. Oh, may mga ganyan kasi parang basketball lang yan. Yung mga strengths, kung ang isang team ay magaling sa depensa, merong iba sa opensa naman. Pero ito na ang last and final series for today, Blacklist International laban sa Falcon Esports. Mm-hmm. Tingnan natin kung paano nga ba i-dictate ng ating world champion ang laban na ito. Kung makikita mo, paano maguguluhin yan, Naomi? Paano maguguluhin yung Baksha? Kaya yun din yung yun din yung isa sa mga sinasabi ko eh. Na odd yung third slot para sa isang Natalya. Dahil, tingnan mo, katulad nito, may way na ngayon yung side ng Blacklist na counterin siya. Oh, tsaka yung sa Falcon Esports, yung Natalya, parang pinaka-option na lang niya na iikutan is yung malalambot na heroes, which is gold lane. So, anticipated na ng Blacklist na anytime na dito si Naomi. But we'll see. Para sa side ng Blacklist, kung na lang ka nang gagawin or for Falcon actually to pull off
this kind of strategy. And this is going to be somehow slow game kasi carry and even yung side ng Falcon Esports ay matagal pa bago natin makita yung kanilang damage. And si ZipX pala, ha? Lunox ang katapat ng carry. So, gold mage talaga ang strategy nila. Mm-hmm. Ito na nga yung nakikita natin. And this is reminiscent to M2 World Championship nung nakalaban ng Bren Esports, yung Burmese Ghouls. And yan, ganito din yung galaw na ginagawa nila. Binibigay nila yung gold lane dyan sa may Lunox. At kapag ka nabigay yan, ay pumuputok talaga yung nasa gilid. And sa totoo lang, isa din sa mga main players nun is yung Baksha. So nakakita tayo ng memories of M2. Oh, nostalgic. Nostalgic place para sa ating dalawang teams. And for ZipX, if ever na ma-pull off niya ang Lunox against Oheb or against the Kari, pwedeng yun yung maging strategy naman or automatic na nakadikit sa kanyang pangalan. The gold laner pero mage ang gamit. But looking at the map right now, magkakaroon agad tayo ng early turtle pull para sa ating dalawang teams. Nakapwesto at nag-aabang lahat. Mm-hmm. At karoon na nga ng bakbakan dito. Martis will be securing that turtle para sa kanyang team. At yung Blacklist International dito, unti-unting hinahabol sa side ng Falcon. Merong Dawning Light na ibabato. At si Venus na naging target dito ni Naomi. Pero Naomi gets pulled back. Haji hinatak ng Ghost Stampede and Ken securing the kill. Nako, 3-1 for Falcon. Nako pa nilang turtle objective na for Falcon lamang din sila dito na 1.2k gold. And for ZipX, meron na siyang Clock of Destiny na for Blacklist International. Ang nangyari dun sa last teamfight ay sumakto din yung pagkakaroon ni Justin ng kanyang cult altar. Kaya mas humaba din ang kanilang buhay or prolonged teamfight. And at that time, Blacklist International halos wala na silang maibibitaw ng mga skills. But later on, panagkaroon na sila ng items, yung mga makukunat, pampakunat ni Wise and Edward, pwede na silang pumiglas doon sa ibinibigay na aggression sa kanilang Falcon Esports. Mm-hmm. Blacklist International, they're controlling yung pwesto dito ni Naomi. At least, para sa kanila, even though they lost that first objective at natalo sila doon sa unang skirmish na naganap, ay nakokontrol nila yung pag-snowball ni Naomi at ni Ken dito. Oo, pero nga lang si Wise ay makakaroon na ng play na gustong gawin. Si Ken mapipilitan na mag-back away. And for that, poking or poke lang muna ang ating mga teams. And for Blacklist International, kasi ang concept ng kanilang lineup dito, Butters, is habang tumatagal, mas nagiging makunat, mas nagiging maganda para sa goal lane nila kasi pang late game si Kari. Mm-hmm. At ngayon, nakikita mo naman ang Martis. Actually, yung Martis dati, Chantel, bago siya ma-nerf ulit, kahit paano, mas malakas to dati, pero ngayon kasi medyo hindi mo na siya ramdam eh. Kasi sa totoo lang, pagka na-snowball mo yung Martis dati, naku po. Dire-diretso. Dire-diretso talaga. As in, lahat babanggain niya, lahat bubungguin niya, lahat ng bumangga, giba. Oo, ganon klase si Martis dati. Kaso ngayon, hindi na ganon. Pero, Falcon na si doing a great job controlling the objectives. Oh, ang sagot naman ng Blacklist International is magkakaroon ng possible trade doon sa may bottom lane. Sabi na, teka lang, delikado tayo pa rin sa teamfight. Pero si ZipX ay pipilit na dumupensa dito sa may bandang baba. And for that one, ZipX is still alive. Makakapag-flicker out doon. Justin is there. At plating lang ang makukuha ng Blacklist International. Try to make a play doon si ZipX. Pero nakita naman natin na hindi din ganun kalakas yung damage output na nabigay na ni Naomi. Talagang pinipilit lang nila habulin dito at pinipilit niya lang harasin unti-unti si Oh My Venus para umabot sa point na kailangan niya umuwi. Ganito yung nangyari dito eh. It's either mati-takedown niya o kailangan niya umuwi, pero si Wise ay nabibigyan dito ng sobrang pressure ni Ken. Oo, Wise is at 2 deaths na sa ating laro ngayon and for Blacklist International, kaya kailangan maging effective yung laning. Pero sa may bottom lane, Naomi ang gustong tumarget doon. 4 players. May flicker in pa para kay ZipX. Ginamit rin times journey. Merong minion wave ang side ng Falcon. Pwede silang pumasok anytime. But Haji is here for the backup. Mm. Naomi nga lang doon with the kill. Justin as well. And Ken kakagat ng isang Haji. Wise is the last player doon sa lane na yon. If Falcon wins this, correct me if I'm wrong, Chantel, there's still a chance na makapasok sila sa upper bracket. Yes, and yun yung possible three-way tie. Mm-hmm.
para sa ating group na to. Okay. So ngayon, looking at Blacklist International, they are having problems with the Smartest and Natalia combination. Naakala natin na odd yung slot netong Natalia na ito. Pero still, hindi pala siya yung main player dito, Chantel. Ang main player pala ay si Ken. Oh, for Ken talagang... Ang nangyari kasi dito for Falcon Esports, nakabantay doon sa lane ni Oheb. Kaya naging hayahay yung buhay ni Ken. Oh, wait lang, lahat nakafocus doon sa may goal lane. Si Oh My Venus sa may goal lane. So freely moving doon sa mapa. And yung vision ay hindi masyadong nagawa ng Blacklist International. Speaking of Blacklist International, mukhang may play na gustong gawin sa kanilang Falcon and Torre ang kanilang gustong kuhanin. Masecure yun ng Falcon Esports plus the Turtle. They cannot out-sustain yung mga members dito ng side ng Falcon at si Edward ang nabigyan. Yung mga dapat makunat ay nanlalambot dahil sa mga members at sa mga heroes dito ng side ng Falcon. May dawning light na tama kay Ken pero hindi enough yung damage at hindi pa to yung oras na gusto ng Blacklist na lumaban. Ooh. Pero pinipuwersa sila at pinipuwersa ng side ng Falcon at unti-unti silang tumutumba. That is a wipeout para sa side ng Falcon Esports, Blacklist International. Ano pa bang pwede nilang gawin dito para makabawi, Chantel? For Blacklist International, kailangan lang nilang antayin na magkaroon ng items dito si Oheb. But at the same time, for Edward, hindi na siya pwedeng pumasok basta-basta dahil masakit na yung damage ni ZipX. ZipX is sitting at 6 assists for this game. Again, binanggit natin that this is the ultimate shredder of tanks pagdating sa mage. And for Blacklist, kailangan lang nila ma-hold. Kailangan lang nila ma-hold kasi pagdating sa late game, once activated na kanilang mga heroes, that might be it for them. And looking at the items, wala pa pala silang dominance. Oh, wala pala silang dominance ice pa. Wala pa silang pang-counter talaga doon sa pag-heal. Turtles poisons eh. Mayroon silang back siya eh. So possible na yun na lang siguro yung hinahabol nila dito, no? Pwede, kaso... Kulang. Oo, kasi lamang din sa level yung sa side ng Falcon. Parang bigla-bigla lang din nawawala, nag-burst down lang. Oo, din. Pero fair point. Actually, but Edward, sakit. Siya na naman yung nabibigyan dito at siya talaga yung binaburst down. At hindi din siya makaharap, Chantel, tama ka. Kasi nga, si ZipX, yung lunok niya gold lane. So, ibig sabihin, yung dapat mabagal na pagkuha niya ng item dito sa may mid lane, na-amplify nung gold na kinukuha niya. Oo. So that means, earlier Clock of Destinies, earlier Lightning Truncheon. Stacks agad eh. Stacks agad. Oo, tapos naka-mystery shop pa. So tingnan natin guys, merong Lord na pwedeng kuhanin ang Falcon. For Blacklist International, they have the choice na wag muna mag-contest. Or, tumray humabol pagdating doon sa mga third pushes, no contest, and Falcon Esports baka pag-secure ng first lord. Since this is just the first lord, madali lang para sa Blacklist International na dumepensa. But take note, Naomi already has that Malefic Roar. So pwede siyang instantly makakuha ng kill. But knowing na magkakadikit yung Blacklist International, hindi niya masyadong magagamit or makakapitalize yung high and dry. Yung pag-decode dito sa mga members ng side ng Blacklist International, it seems to me na talagang Myanmar talaga ang isa sa mga teams na kailangan nating bantayan. Nangyari na to nung M2, possible na mangyari ulit ngayong M4. Blacklist, what can they do? Meron naman silang carry for the late game, Chantel, kaya pwede nilang i-drag etong game na to. Pero sa ngayon, kailangan lang talaga makahanap ng space ni Wise at ni Edward para dito kay Oheb. Oh, kailangan na talaga ng space para kay Oheb. And take note guys, na if ever manalo ang Falcon again, magkakaroon ng triple tie. Yun yung kailangan pigilan ngayon ng Blacklist International. Doon naman kumakapit ang Falcon Esports dito. Nakasalalay kung sino nga ba ang aabot sa ating upper bracket at mananatili sa lower bracket for the knockout stage. It is just 10 minutes, Butters. Pwede pang i-extend yung laban. Now for Falcon, ito naman yung kailangan nilang i-sustain. Kailangan nilang matapos yung laban as early as possible. Kasi pagdating na late game, save your carry, mahirap yun para sa kanila. Try to control itong laban natin. Try to control Ken as much as possible dahil nga sa Mortal Coil, sa Asura's Wrath, parang dun ka talaga nagkakaroon ng problema in terms of
going to the backlines and si Oheb dito hindi rin siya mapanatag dahil nga naman andali i-break ng frontline dito ng side ng Blacklist International. Edward, hindi ito yung usual Uranus game yep. na nakikita natin sa kanya. Talagang todo na check siya dito ng side ng Falcon. Oh, tingnan natin kung paano mangyayari even for Ken kasi ay hindi rin masyado mapigilan ng side ng Blacklist International. Ken is at level 14 as compared to the other jungler or for Wise still sitting at level 11. So again, ang pinaka-goal ngayon ng Blacklist is to extend the game maybe around 15 minutes or 16 minutes para nandun na, pantay na. Yun kasi mga moments na hindi na masyado magmamatter yung kalamangan in terms of gold but rather more on the initiation and that is the strength of Blacklist International. Mga Lord Dance, yung ma-battle of attrition. Mm-hmm. At Zipix dito, nakuha na yung purple buff dito ni Wise. Unti-unti nang tinatanggalan ng resources ng side ng Falcon itong side ng Blacklist International. 4 seconds till the next Lord is up and the Lord is up right now. Which means, mag-turn na dito yung side ng Falcon para i-secure to. At napakabilis nito, Chantel, given that meron silang Lunox. Oo nga, ito maganda para sa... Oh, Dawning Light, kamunti ka na! But nope, Falcon Esports will secure that Lord at ito na ang crucial defense na kailangan gawin ng Blacklist. Kailangan nang ilabas lahat ng lakas para dito sa team ng Fair Falcon. Pwede nila tong i-go in just one team fight. All they have to do is to look for Oheb and even for Haji. Kumbaga, doon sa napanood kong meme, stop, look, listen, and learn. Ganon. Yun na yung nakikita ko dito eh. Kasi kailangan nilang bantayan dito kung ano man yung gagawin. Kailangan nila ma-predict one step ahead. Yun yung galawan dito na dapat ginagawa ng side ng Blacklist International. They need to defend this as much as possible. Do not lose any turrets. You need to drag the game as much as possible. And Dawning Light binato pero wala masyadong damage yung si Haji. Gumamit ng Cult Altar, yung mga members dito ng side ng Falcon, may nahuli dito si Haji na dalawa at mababa na yung buhay ng mga members ng side ng Falcon. Kaya they are forced to go back. Oh, nandun na yung damage ng saviors. Gaya na sinabi natin, pan-extend ang laban, magkakaroon na damage inside ng Blacklist International. But for Falcon, ang ganda pa rin, ang disiplina nila doon, kumuha lang sila ng dalawang tore. And for Blacklist naman, isa na lang yung added defense for them, which is the middle lane. Ang kinagandahan is... medyo predictable na kung saan manggagaling si Naomi. Mm-hmm. Kasi wala nang brushes doon sa side na yon. Actually, dito yung tama ka eh. Kasi dito talaga nagkakaroon ng hirap si Naomi na kumuha ng kill. Kanina kasi ang daming brush eh. Yep. Pero ngayon, para makakuha siya ng kill, kailangan niya i-utilize yung dalawang ultimate charges niya. Oo, kaya ganyan for Blacklist, kailangan lang talaga nilang i-hold. Kailangan din tumama yung mga stuns ni Haji. Kasi nandun na eh. Pag pumipitek, naging continuous na rin nga lang. Ruby DD play. Pero grabe yung Ruby DD play na ginawa ni Zipex doon. Pero actually, walang matutumba. Pero si Edward ay naiwan sa may gitna. Tutumba yung tore. At wala nang inner turrets dito. Yung side ng Blacklist International. Inhibitor turrets are down. At sinusubukan na lang ng Blacklist dito na mag-deal ng much damage as possible in terms of pushing back etong side ng Falcon. Wala na silang minions at hindi na muna ata ipipilit ng Falcon dito. They have an 11k lead, Chantel. Grabe yung pressure ng Falcon na ginagawa nila ngayon sa Blacklist. Continuous eh, kasi for Falcon Esports, merong sariling target si Naomi. For Zipex, pwede rin siya mag-initiate ng kanyang sariling play. Nakita natin yung Ruby DD play doon kanina. But we have to take note si Naomi, konting na lang ay may kill na sana, pero nandun na yung damage ng Blacklist International. Kailangan lang talaga ng continuity of skills. And for Falcon, kailangan nila magkaroon ng diversion play against Blacklist International. This is a game wherein anyone can win, but all we can say is Falcon Esports ang lamang ngayon, but there is a comeback potential for Blacklist International. Mahirap nga lang for them to contest on this Lord dahil meron dalawang pwedeng sumalubong sa kanila. That is Yellow Flash and even... Ken. Pero may Dawning Light na available. If snipe lang naman ang usapan, kayang-kaya ni Haji yan. Masyado maaga yung pagbato niya ng Dawning Light. At talagang dinelay yon ng Falcon. Alam nila na kinakalkula ni Haji sa utak niya na ganitong
ganitong oras ko to gagawin kasi ito yung damage output na pwede nilang gawin. So ang ginawa nila doon, parang delay natin ng onti para yung calculation niya masira. Oo, tama-tama. And nakita naman natin sa facial reaction kanina ni ZipX that it's all part of the plan para ma-delay ang kanilang pagkuha ng Lord. And ang kukunat ng mga players ng Falcon Esports, again, 11k gold lead. And Justin is doing a great job doon sa mga Shadow Stampede. Ginamit ng Time's Journey, Edward is now low on life. Naomi, ay, buhay na naman! Ooh, shut pero down. Dawning Light, nagamit na yung resources dito ng side ng Blacklist International. Falcon, medyo mababa ang kanilang mga buhay. Ginamit na yung Bravest Fighter, nandun na. And Justin, with the Shadow Stampede! Oh my goodness! What a play! Lunok ZipX with a triple kill! And the Falcon Esports squad secure a win against Blacklist International, denying that 3-0 run for the side of the Philippines. And look at the faces of Falcon Esports players. This is Blacklist International na kanilang tinalo. And it was a nice performance for them. Again, best of one kasi ang kanilang laro, kaya ang kanilang naging draft din is to counter out the gold laner with a gold mage hero. And Coach Dale did a great job on